Hello guys, good morning. So, nandito tayo ngayon guys sa workshop. So, nag-aabang lang tayo na dumating guys yung mga parts na gagawin natin. So, si-share ko lang sa inyo yung mga ginagawa namin dito guys at saka mga gagawin ko rin. So ngayon, kulang kami ng ano, hindi pa dumating yung hinire namin ng mga Pilipino na technician. Kaya ngayon, all in one na ako ngayon. Tambak yung trabaho ko kasi umalis na yung electrician dito. Saka, electrician at saka yung nag-aircon. So yung trabaho ko na, nag-aircon, nag-electrician, mechanical, tapos sa diagnosing. So yun yung nagiging trabaho ko na ngayon guys. Kaya medyo makikita nyo sa mukha natin haggard, kulang sa tulog dahil nagre-research, nag-aaral sa gabi. Kaya ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga nag-aantay na trabaho at saka yung sinapos ko na. So tara guys, i-share ko lang sa inyo. So kung bago pa kayo guys sa YouTube channel ko, so this is Otoboyson at mapapanood nyo rin ako guys sa Ubic Works TV. Huwag nyong kalimutan guys na mag-subscribe, like, share at saka follow sa FB page ko, Ubic Works TV. So tara guys, papakita ko sa inyo. So ito guys yung ginawa nating Jeep Compass Trail Hook. So tapos na yung ginawa nating aircon dito. Okay na yung aircon kasi walang lamig, nagpalit tayo ng condenser. So okay na rin yung radiator dahil nag-overheat siya gawa ng may maliit na leak. So pati na rin yung fan, pinalitan natin radiator fan dahil hindi ganun kalakas yung lamig ng aircon. At the same time, wala siyang high low lang lagi. So okay na yung air conditioning, cooling system, okay na. Ngayon, bumalik yung customer dahil may naramdaman siya sa makina niya. Yung parang nag-hesitate pag-start at saka namamalya. Pero walang code guys, walang code. So ito yung makina niya. Yan. Makina. So walang code siya. Ang problema lang nito guys, dahil yung computer namin hindi maka-update, baka may plus sa update nito, may recalls. May recall sa electrical, may recall sa engine. So limited lang yung ano namin sa computer. Ngayon sabi ko, kailangan muna i-reflash yung module bago tayo mag-decide ng ano. So nag-aantay kami ng ano, ina-update pa yung computer, dinala sa company sa binilhan yung outil para ma-update yung bagong ano, kasi hindi pwedeng ma-perform to sa ibang computer na kulang sa ano. So yun yung ano issue dito na inaantay, na waiting itong Jeep Compass Trail Hook. So ito naman guys, yung Dodge Challenger. Ang issue na naman nito guys, air conditioning at saka cooling system. So may leak siya sa cooling system, sa hoses. So 3.6 liter yung makina nito, Dodge Challenger. At saka yung sa air conditioning, ayan o, bago na yung radiator nila. Sa air conditioning, may leak rin to guys. Ayan o, may sayad, may bangga. So yun yung ano, naantay natin na ano, maprobahan ng may-ari. So dito naman sa ginawa nating FG Crosser, yan, tapos na yan guys. Okay na yung air conditioning, okay na yung cooling system. Pagkatag-init talaga guys, kaya no, mainit na sa labas. Parang impyerno na guys. Lumalabas na yung mga sakit tungkol sa cooling system, tungkol sa air conditioning. Yan yung kadalasan na lumalabas. Pero ngayon ito, tapos na to. Okay na.
pinalitan na ng condenser, nagpalit na rin ng radiator dahil may leak na maliit. Maliit lang talaga siya. Kasi hindi siya lumalagpas na nag-overheat talaga. Lagpas lang siya ng kunti talaga sa kalahati. Tapos maintenance siya doon. Kaso hindi satisfied yung customer na ganun yung temperature. So yun guys, tapos na yan. Itong Jeep Trail Hook naman, gaya ng sinabi ko, sa makina yung issue. Yan, Jeep Trail Hook Compass. Makina ang issue na lang nito guys, na naiwan yung FG Crosser. Tapos na yan. Tapos ito, approval. Itong Dodge Challenger, approval na lang kulang sa hoses niya at saka sa condenser niya na parts. Approval sa mayari. Yun, tapos na yun. Tapos ito, makina naman, approval din, tsaka computer. So nandun pa rin guys yung Chevrolet Camaro natin. Hanggang ngayon, hindi makahanap ng surplus na PCM yung may-ari, inaantay pa rin natin. Mayroon tayong bago na Hyundai na checking ng under chassis. So mayroon naman doon na Audi na transmission ang issue. So yun. Tapos yung doon na orange Chevrolet Ford Mustang naman yung So may ginagawa yung isang kasama namin na Yemen si Ayman. Dodge Charger naman yun. Yung ginawa doon na makina, palit cylinder head dahil may crack. So yun lang guys yung So dito ako nakapwesto. Yan. Nandito yung aircon recovery machine ko. Tapos yung compressor ko para sa AC system pressure leak. Ito. Improvise. Ito naman recovery machine. So ito yung pwesto ko. Sa electrical at saka air conditioning. Medyo makalat guys dahil araw-araw busy. Busy diagnose, busy palit ng So minsan naglilinis lang ako guys ng pwesto ko. Naglilinis lang ako. Yan. Pagkatuwing hapon ng Thursday. Kasi Friday day off. Yun lang ang linis ko. So ito yung toolbox natin. Bago yung toolbox natin. So yun lang guys yung may share ko sa inyo. Yan. FG Crosser, Audi, Jeep Compass Trailhawk, Dodge Challenger, Ford Mustang, yung orange doon, yung isang orange pa, Dodge Charger, tapos may Chevrolet tayo doon na isa. So yun yung mga ginagawa dito. At saka yung mga ginawa ko, ito ako gumawa nito, air conditioning. Tapos ngayon sa computer related update natin. Tapos ito naman air conditioning saka cooling system. Parehas pala to sila. Air conditioning, cooling system, air conditioning, cooling system. Itong FG Crosser air conditioning, cooling system. Jeep Trailhawk air conditioning at saka cooling system. Tapos yung Audi transmission naman yun. Ito naman air conditioning at saka yung cooling system niya. Tapos Ford Mustang, Dodge Charger, makina. Yung doon Chevrolet sa kabila, natakpan ito at saka yung Dodge Durango, computer. So yun lang guys yung trabaho natin dito. So ito naman guys yung ginawa nating Dodge Charger na ang issue ay transmission. So nagpalit lang tayo ng langis nito dahil nagsishipshak siya. So pinalitan muna natin ng langis dahil hindi pa nagpalit ng langis yung may-ari nito. So ngayon okay na.